happiness, giving to children and families. This inspired him to run public service post as provincial board member in Laguna. Dave always ranked first in the three times he was elected. Now, the president and CEO of the Philippine International Trading Corporation is seeking to represent Laguna's 1st District in Congress with his wife Hazel Pascual Reyes, or more popularly known as Aramina, supporting him all the way. We welcome on the show former president and CEO of the Philippine International Trading Corporation, Undersecretary Dave Almarinez, who is now running for 1st District Representative of Laguna. Welcome to the show. Thank you, Jay, and thank you, Cheryl, for welcoming me here and having me here in your show. Partner, unang tanong, ha? Sige. Bato mo. Kamusta na ho ba si Miss Aramina? Ay, isa kang marites. Buhay may asawa. Actually, kanina, magkausap lang kami. Masaya, very happy. Happy siya sa'yo o happy? Happy kami pareho. Okay. Very much in love. Yes. And, of course, yung wedding niyo sa Baguio pag inanap yan, eh, no? Mm-hmm. Pero ano ba ang kamusta ang buhay may asawa? At ngayon, papasok ka pa. Sa bilang, politika. Tatakbo pagka-congressman. Mm-hmm. Oh, hindi, sabay, wala sabay. Ko ba publication na? O nasa plan? Very challenging, syempre. Maraming adjustments. Being married life. And at the same time, nandito, sumabay pa yung sa election period. Pinag-usapan nyo ba talaga mabuti to? Kasi mga hindi na kayo magkita. Yung isa laging naka-lock-in sa tapings, tapos magiging busy ka rin sa politika. Paano nyo to inupuan at pinagdesisyon ng mag-asawa para hindi maapektuhan, lalo na nasa honeymoon stage pa lang sila? Oh, tama. Actually, yung nung nasa national government pa ako, nanliligaw pa ako sa kanya, yun yung pinaka-challenge yung time. So, we really found we find time for us together all the time para, and I think that's yung nakita naming magandang synergy for both of us, no, kung bakit kami na nagkatuluyan, because I think yun yung test of time for us throughout the years. Sinubo kami ng panahon, sinubo kami ng oras, sinubo kami ng maraming bagay para umabot kami where we are right now, kasi talagang maraming itetest sa'yo. At so sa tanong mo, Cheryl, nakita ko on my part, kung napag-usapan, tingin ko yung ang sagot doon, because over the period of time, nasagot namin yon by both of us where we are right now. So this is another test. Yes. Tumatakbo ka sa Kongreso. Bakit mo naisipang pasukin ang buhay ng politika? Hindi naman stranger ako sa public service. I've been actually serving the public for 15 years in local politics. In fact, your show said it best na politics is local. Talagang local, it's really for the people. Let's talk about specific programs po. Ano, Sir Dave, pero ano ba ang plano mo dito sa 1st District, dito sa San Pedro Laguna? Alam mo, over the decade, makikita mo naman ano yung mga needs nila. And paulit-ulit, even when I was younger, and malilipa kami, nakikita ko naman mga problema. Marami pa rin doon ang mga recurring at continuous na mga problems na talagang kinakaharap natin. Even beyond San Pedro or Laguna, problema pa rin natin yan. However, if you actually dissect the problem, you know, ang pangunahin natin kailangan is modernization of our health facilities. Modernization. And the people really need, hindi yung bigyan mo lang ng tulong immediately now, but also the sustainability, yung tulong natin na kailangan natin ibigay na kahit wala ako, hindi ako present, ang services nandyan na continuously that they can avail of those services in terms of the healthcare, hospitalization, and na libre. When you say modernization, ano exactly? Facilities and socialized healthcare. Nandiyan naman yung universal healthcare law. It needs to be effective, and it needs to be managed well para maging effective yun down the line, pababa doon sa locality natin, para ang constituents natin makinabang. Okay. Therefore, pag ginamit mo to, example, no, we've actually opening our first dialysis unit. We have 10 units there na libre na magagamit ng ating mga kababayan.
And we have less than 2,000 dialysis patients as of now sa San Pedro na pwedeng makinabang ng libre. So kung i-equate mo yun, mathematics won't lie, that will actually entail 600 million pesos a year of spending. Mahalang dialysis. Na mahal, oh, na, oh, na, oh. Na, ano, na savings, no? Na, na, na hindi may spend ng bawat tao, na makikinabang ang tao. At pwede mo i-appropriate yun. Pwede mo singin sa national government. At kailangan lang, as I've said, under universal healthcare, no, ma-manage ito. At pwedeng ang local government mag-generate pa ng income dito. So, not only that, by putting more modern facilities at best services, kaya ini-impuse rin natin, hindi lang yung modern facilities ng equipment, magkaroon tayo ng tertiary hospital, mga 200-bed capacity. At the same time, ilagay rin natin yung mga healthcare workers. Kaya kami, merong mga private hospitals na nagko-collaborate tayo to give scholarships, to become doctors na mga best students natin, and to become healthcare practitioners na mabigyan natin ng mga scholarship grants para eventually, in the next succeeding years, ma-sustain natin yung programa na yun, na hindi lang ngayon yung pinag-uusapan natin, na kahit hindi na ako public servant, nailatag na natin, naibigay na natin yung tamang plan na may sustainability. Anong batas ang gusto nyong isulong, ang maging batas, bill na gusto nyong isulong talaga sa Kongreso kung kayo po ay palarin? Oh, so bukod sa ating modernization of healthcare, no, isa sa pinaka-priority ko is actually ipantay ang sweldo ng mga taga San Pedro sa sweldo ng mga taga Metro Manila. And actually take out the regional wage board. In my opinion, kami malapit sa Muntinlupa. At yung ginagastos namin sa San Pedro at sa Laguna, sometimes mas mahal pa nga kaysa dito sa ating mga kapitbahay. Lalo ngayon na napakamahal ng presyo ng gasolina, diesel. Maraming ngingiti dyan kung itataas mo talaga ang sweldo. If we actually increase that, that will actually, marami tayong, ang impact nito is directly to the family. And kaakibat nito ay gusto natin i-integrate yung education and technical skill, dahil kami dito sa San Pedro ay ang marami kami ay tao, at medyo mataas ang ating unemployment rate. That's why we need to actually increase for them to be educated, to be skilled. And the more skill that you have, the better opportunity or chance that you have a decent job. So putting that into perspective, yung component na yon plus bringing investments and enticing a lot of industries. Alam ko hindi yun ganun kasimple. When I was a board member, I was three-term board member, and I thank First District of Laguna dahil ginawa nila akong three-term board member. All number one. I never became number two. Ako yung nag-author ng Investment Act to actively incentivize to attract investments para sa mga industrial sa atin dyan sa Laguna. So that actually gives direct and indirect opportunities sa mga ating mga kababayan sa Laguna. Let's talk about short-term plans mo, no? Minabanggit ka tungkol dun sa pagpapalakas ng wifi. Eh, lahat ng tao, halos data ang hinahanap. Eh. Ano ba yung nangyayari dyan at anong plano mo? We have around 60 na wifi zones. These are zones in all public places, terminals, covered courts, barangay halls, and many other main thoroughfares na mga main roads ng or plazas ng San Pedro Laguna. Eh, malakas ba naman ang signal, no? Ang data? You can try it, okay, pero wala naman nagsabing mahina ito. Okay. Malakas talaga ito, between 50 Mbps, kung technically, up to 500 Mbps. Ang idea nito is to serve the unserved. So, kung you know, we conducted a survey, 77% ng taga San Pedro ay gumagamit ng social media. Therefore, we can actually safely assume na nag-internet. Yes. Essential na yan. Essential na yan. And it is, no, parang pag nawala ang internet, parang disconnected ka sa buong mundo. Right. However, meron 23 or 24% na unserved, hindi nakaka-access sa internet at hindi gumagamit ng social media according to the survey. And that's what we intend to actually increase or serve yung mga unserved. Therefore, ma-connect sila sa internet world. And how long
this project will again sustainability so long as nandito yung project even okay. And this is private initiative. This did not came from the government. That's the reason why this is the first na naiiba dahil ginawa muna bago sinabi. No, so we launch it and to show people that we really mean business and show na pwede naman palang mangyari. Right. And and I hope ma-experience ninyo pag pumunta kayo ng San Pedro. Kasi di ba pinag-uusapan natin, nadadaanan lang natin yung San Pedro. Correct. Pero ano ba ang rason para huminto sa San Pedro at mag-stay doon? Pero bago nyo magawa lahat ng mga sinasabi nyo, kailangan medyo marami kayong maglalaban-laban dito sa inyong distrito. Technically, ngayon pa lang magkakaroon ng congressman San Pedro first district. Yes. Tama. Okay. Okay. So, anim. But we'll just pause for a short break sa ating bisita. At sa pagbabalik natin, partner, tanungin na rin natin, sino bang malakas dyan na presidential at vice presidential at sino ang iyong i-endorse? You're still watching All Politics is Local. We'll be right back. Mga nakamamanghang real life transformations. Nag-train ako ng gusto. Papakatotoo lang kami. Ang sekreto lang talaga, self-love. Fit and sexy themed wedding na nag-trending. Kung ano yung hindi nakasanay ng ibang tao, nagkaroon kami ng lakas ng loob na gawin yun. Paano naging daan ang isang gunting at isang suklay sa pag-angat sa buhay? Magsikap ka, mangarap ka. Ang modernong babae na kakasa sa laban ng buhay. Kaya rin ang babae kung ano kaya ng lalaki. Rated Corina. Linggo, alas 7 ng gabi, dito sa 1PH. Welcome back. You're still watching All Politics is Local with us. Former PITC CEO and President Dave Almarinez. At bago tayo magderetsahan, dito muna tayo sa hanging questions natin. Makimaritas nga muna tayo. Makimaritas. Ito po, dun sa nakikita naming listahan, anim kayong maglalaban-laban. Ito ba lahat seryosong mga lumalaban sa'yo? Well, I think everyone has the right to file their candidacy and right to run. But I consider seriousness pagdating dito as one or two, siguro. Pero siguro ako, seryoso ako pagdating sa lahat. Mm-hmm. Eh, doon naman sa tumatakbo pagka-presidente, sino ba ang napupusuan mong isusulong, ikakampanya? Meron na ho bang presidential kayo in mind? Meron. And I think in the proper time, sa mga ilang araw mo lang ngayon, aking i-announce. Mm-hmm. Sino ho bang malakas sa San Pedro? Base ho sa pag-iikot niyo sa on the ground information. Do you ask yung mga nakakausap niyo, sino bang boboto mo? Well, may mga kanya-kanya opinion. Kahit na top two. Ang malakas? Madalas nung naririnig. Pwede bang hindi galing sa'yo, pero ito yung mga naririnig mo at natatanong mo. Naulinigan mo lang. Ground. Sino kaya ang malakas dyan? Pwedeng next question mo. Hindi pwedeng dalawa lang mga kailangan, tatlo. Ay dito, hindi siya pwedeng umiwas dito dahil derechahan portion ito. Okay. Ito na po tayo sa derechahan. Bibigyan namin kayo ng isang minuto para sagutin o ibigay ang inyong opinyon sa mga isyong nakadikit sa inyong pangalan, ibinabato ng inyong mga kalaban o problemang kinakaharap sa lugar na inyong tinatakbuhan. Hindi pwede ditong next question. And 1 minute, no? One minute. Okay. Hanggang ngayon, ay marami pa ang dumadaing na inyong mga kababayan na hanggang ngayon nga ay lubog pa rin sa baha. Diretsahang tanong, kayo na po ba ang mag-aahon sa pagkalubog sa tubig ng inyong mga kadistrito? The answer is yes, because I have a full master planning concrete plan para mangyari yun. And it cannot happen overnight, but it can happen over time. I show them to the people already, because yan ang primary main problem namin, because we are very near sa Laguna Lake. Katabi kami ng Laguna Lake. And hindi to problema lang ng San Pedro. Problema to
ng Metro Manila at problema to ng lahat ng Rizal, ng Laguna. Mm-hmm. At ito'y isa sa main priority ko na isusulong nakasama ang national government dito para ito ay malunasan once and for all. At marami na nakapagpatunay sa ibang bansa na kayang i-resolve to at kayang solusyonan to. Alright, kamakailan ay naging mainit ang usapin sa prangkisa ng online sabong. Derechahang tanong, kung bubuhayin muli ito sa Kongreso, ano po ang magiging boto ninyo? I will review it. Hindi ako sabongero, pero I will review it because I will actually do make sure na fair ako pagdating sa lahat, including isabong. Meron ho bang online sabong dyan? Palpakan sa San Pedro? I'm sure it's online. Everybody can access it. But in your district, marami bang sabongero? Sabongero dyan? Okay. May mga nadadaanan ba kayo na habang nangangampanya, nakatutok sa kanilang cellphone, ayan, tumatalpak? Hindi ko pa naman na-experience yun, pero tatanungin ko pag may gumagamit ng Wi-Fi zone. Ang San Pedro at Santa Rosa ay mga lungsod na bumubuhay sa ating ekonomiya na pinadapa nitong nagdaang pandemya. Diretsahang tanong, anong konkretong solusyon ang inyong isusulong para ibangon ang ekonomiya ng inyong distrito? Trabaho ang kailangan. Kailangan opportunities and at the same time, added skills para magkaroon ng more opportunities and bringing more industries sa nearby within Laguna. Ilapit natin ang opportunity sa kanila. Kasi malayo, like kung pupunta pa sa Metro Manila, maraming, you know, we have limited space. We have limited space sa San Pedro. So, pero we have nearby. And I know, kahit despite may challenges dyan, kayang gawa ng paraan basta gugustuhin. Kamakailan, we had a guest na tumatakbo pagka mayor. No? Vice Mayor Art. Si Art, Art Mercado. Wala kami masyado mapag-usapan no, about San Pedro. Pero ikaw ba, may mga nakikitang solusyon o pwede mong ibahagi sa amin? Una, sabi ko ngayon, trabaho. We need to bring more industries there. And we have to incentivize the industries that we're bringing. And at the same time, to promote why San Pedro should be the because we are the gateway, you know, to Laguna. So tayo na una, pero we need to actually make sure na maging competitive tayo. And ako mangunguna para i-promote ang mga kababayan ko, why kami, why tayo. And you know, it's like, you know, I came from a sales and marketing background. And you know, I know how I'm going to sell yung konsepto na yon. And coming from a GOCC that grew hundreds of percent in revenue. So with that experience bringing to San Pedro, naniniwala ako mapapalaki natin ang ekonomiya. You know, all together. So mahalaga na magkasundo kayo kung sino man din ang mananalong mayor. Yes. Kasi, di ba, magtutulungan kayong iangat alam mo, ang San Pedro. Sa collaboration bringing that program and accepting, ng partnership with the local executive, mas mapapabilis niyo yung progreso eh. Yes. You know, hindi pwedeng pataasan kayo ng, kung sino mas magaling. You know, mas ang dapat ang iniisip mo yung the San Pedro people, the Filipino people should benefit. And let's not actually talk about politics because ang panalo kailangan yung tao para bumilis and let the people judge you based on doon sa dinala mo para sa kanila. Ito, ituloy natin yung diretsahan. Ito ang inyong unang pagtakbo bilang kinatawan ng inyong distrito. Diretsahang tanong, ano ang mga naging pagkukulang ng nagdaang congressman at paano niyo ito pupunuan? Pwede kong, let's do the reverse. Tingin ko, ano yung pwede kong maidagdag para magkaroon ng magkaroon pa ng mas mabilis na progreso. I think it's infrastructure in terms of information technology, modernization ng pagdating sa healthcare, and fast pace na tayo. Kailangan triple time and bringing more industries. Yung experience ko sa international trade and business and success entrepreneurship. And in-encourage ko rin ang mga kababayan ko to have more entrepreneurial minded. Ibig sabihin, ma-encourage sila maghanap buhay, magnegosyo. Hindi na lang pwedeng aasa lang tayo. Correct. It is impossible for us to actually depend on the government. Hindi pwede. Kailangan rin tayo tumayo sa sarili natin pa. We will provide those programs so people will actually
cohort, ano, collaborate with us para parehas tayong babangon doon sa mga na mabilis. No, hindi pwedeng isa lang. No? Mm-hmm. Parang relationship yan. Mm-hmm. You know, in order for you to become successful, kailangan give and take tayo. Yes. At kailangan jive tayo. Kailangan, ano tayo, vibes rin tayo. No, okay. So, kailangan. Tingnan natin. Ayan. Well, just pause for a short break. You're watching All Politics is Local. We'll be right back. Will you be as big as the Duterte government on build, build, build? Bauna tayo sa utang, ano? Pag build, 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 government yung nang gumagastos dyan. So, uutang tayo kasi kulang yung ating revenues. I think it's time na mag-shift naman tayo sa PPP, yung public-private partnership. Abangan ang mga aplikante sa pagkapangulo sa Candidatos, Negosyo, Trabaho at Kalusugan simula March 21 sa One News at 1PH. Welcome back. You're still watching All Politics is Local. With us, former PITC CEO and President Dave Almarinez. Dumako na po tayo sa ating ultimate challenge. Kayang-kaya mo to. Sabi niya, ultimate challenge. Ayan, okay. Tatawagin natin itong The Blind Spot, Book 2. Book 2 na. Kayo po ay isang magaling na book author at isa nga sa inyong mga sinulat ay ang aklat na pamagat na The Blind Spot. Bakit The Blind Spot? Naisip, bigla tuloy, iba yung naisip. Ibang spot yan. Uy, hindi. The Blind Spot. Wholesome tayo, ha? Wholesome. Politics is okay. Local. The Blind Spot kasi, you know, naghahanap tayo ng success sa buhay. And naghahanap tayo ng success formula. Mm-hmm. Hinahanap natin outside, pero in reality, nasa harap lang natin. Mm-hmm. So, the reason why it's called The Blind Spot, parang there's an elephant in the room, nasa harap mo na, or a gorilla in the room, hindi mo pa nakikita. Mm-hmm. So, that's science, in fact. No? Binasi mo rin yan sa pinagdaanan mo. Yes. Yeah, so, kung paano ka nagsimula at naabot kung nasaan ka man ngayon. Correct. So, i-share ko lang yung mga experience na tinuturo dito sa libro na huwag na kayong maghanap ng any other formula of success kasi yung tinuturo sa atin, yan na yung talagang formula for success. Tutularan mo na lang at wag mo nang ma-experience pa yung mga failures ng iba para ma-experience mo yung failures rin. Then bago mo ma-realize, para sabi mo, ay tama pala yung sinabi sa akin. So yun yung realization of life. Na kahit nagpapayo tayo, ginagawa pa rin ang tao. Huwag mong tularan yan, huwag mong gawin yan, ginawa pa rin. Then, ang magandang gawin yan sa mga taga San Pedro, empower them. Correct. So, it's really empowering people and that's the main reason why we want to serve is really to empower them, for them to grow and succeed. At kung i-apply mo sa pagmamaneho, meron talagang blind spot na tinatawag. Correct. Ano? So, pwede rin i-apply mo. Okay, kung gagawin ninyong muli ang librong ito, kung saan ang tampok naman ang mga ibibigay naming pangalan ng mga personalidad, ano sa tingin nyo ang blind spot nila pagdating sa politika? Mm-hmm. Yan, challenging yan. Hindi pwedeng pass, ha? Hindi walang pass dito, ha? Mukhang mahirap. Go ahead, Jay. Okay, Pangulong Rodrigo Duterte. Okay. I never became president. Kay Presidente, tingin ko naman, let's do the reverse again. Yung blind spot on a positive way. I think making a better, mas malaking foreign policy in terms of increasing not only in China but also be friends not only with China but also in the US as both of them are our foreign big trade partners. Partnership. Oh. So. Mm-hmm. Next, VP Lenny Robredo. Wala pa ako masabi, ma'am. Babalikan ko. pero hindi pwedeng pass. Pink. Blind spot. Hindi po. Isipin ko pa po. Oh, sige, dito tayo. Sa susunod na personality. Ay, ikaw na, partner. Babalikan ko yun. Balikan. Okay, sige. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ano ang kanyang blind spot? Very popular. Mm-hmm. So, isa blind spot also. Dahil siyempre may mga gusto pa rin ibang, you know, it's also yung mga importante mga bagay na tingin ko dahil sa if you're popular
may mga bagay na kailangan mo ring na kailangan para sa iyo na malaman mo na makahindi mo nakikita. Kailangan mas bukas ang mata mo. Yes, oh. Minsan. Well, pag bukas na bukas yung mata mo, meron at may blind spot at may blind spot ka. Meron at meron kang parteng nakakaligtaan. Baka sa cloud ng popularity mo, hindi mo na nakikita na, ito pa lang mas madali. Kumbaga, hindi lang popularity ang pwede makasahan. It's very popular. Okay, next. Isa sa iyong makakatunggali, si Kathleen Hilbueda. I think, her time will come, but hindi pa ngayon. Next personality, ito ang itinuturing mong isa sa makakalaban mo ng matindi and matibag. Maturity and experience, tingin ko, kailangan pa niya. At ang susunod incumbent, Congressman Danilo Fernandez. Honestly, hindi kami magkakatunggali because he's already the congressman for re-election is for Lone District of Santa Rosa. Santa Rosa. Mm-hmm. Pero magkakilala kayo, nagkatrabaho kayo. So, never kaming nagkalaban. We became allies, yes. We're in the same district. When he became the congressman, I was the board member. Balikan ko si VP Lenny. VP Lenny Robredo. I think yung pagiging vice president is also a challenge for her because it's not easy dahil, syempre, may limitations rin. So I hope ma-overcome niya rin over this period of her campaign. May popular rin siya. Ma-overcome niya yung during her period nung vice president siya ay siyempre, may limitations rin ang pagiging vice president. Hindi makakilos. Lalo na kung hindi mo kaalyado, yung pangulo. Talagang may limitasyon na isa rin yun sa nakikita natin ngayon sa politika natin na dapat mahalaga yung kahalagahan na magkaalyado yung pangulo at yung vice presidente. Para makapagtrabaho ng maayos. Or sana, kung hindi, since hindi naman ganun ang politika natin or yung system natin, electoral system natin, at least man lang, na pag nakaupo na kayo, kahit di kayo magkaalyado, maging isa. Diba? Magkasundo, magtulungan. Exactly. Pero huli na lamang, partner, ihabol natin. Itong tumatakbong kongresista ng 1st District ng San Pedro Laguna, Dave Almarinez. Ano ba blind spot nito? Blind spot. May phone in. Ara. Anong blind spot ng asawa mo? Ano ba tawag? Call a friend. Call the wife. Malambot ang puso. Okay. O mag-ingat din dahil maraming mananamantala. Yes. So, maawain. I think that is also a weakness in a sense na you can only give what you have, and sometimes even what you have, you give. So it's also, syempre, I'm sure, lahat naman tayo, kahit naman hindi sa public service, na really, the reason kahit kaya tayo naghahanap buhay, kasi para so we can live a decent life. So in a normal perspective sa buhay, di ba, iba-iba naman ang gusto natin, pero ako kasi, talagang gusto kong tumulong sa tao. Regardless, kahit hindi naman ako tumatakbo, kahit saan pa sila, sino pa sila, anumang estado sa buhay, talagang it is really natural for me to do that. So I think it is a blind spot for me. For you. Hindi ka makatanggi. Hindi. Mahirap for tumanggi. You tumanggi. Exactly. And you can ask the people na parang wala pa akong tinanggihan. That's also a blind spot. Itanong natin kay Ara kung totoo. All right, thank you for joining us, former PITC CEO and President, Mr. Dave Almarinez. Thank you for having me, Jay. Thank you. Thank you.
We've asked the questions and gotten to know your candidates a little bit better. First District of Laguna, San Pedro Laguna, you decide. I'm Jay Taruc. And I'm Cheryl Cosim. Join us tomorrow for another episode of All Politics is Local. Go Negosyo. One News and 1PH take you to a revelatory forum on commerce, career, and public health concerns. Watch Candidatox, the Presidentiables series, starting March 21 to 25, live.